ngayon sa ating pong pag-aaral sa ating series dito sa Book of James na pinamagatan nating Be Doers and Not Hearers Only. So please now turn your Bible to James chapter 2 verses 20 to 26. James chapter 2 verses 20 to 26. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanyang katuwiran. Siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ito po ang salita ng Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa panalangin. Aming Ama, bigyan niyo kami ng liwanag sa aming isip at tulungan niyo na ang aming mga tatalakayin dito sa iyong banal na salita ay maging kapaki-pakinabang sa aming mga kaluluwa. Tulungan niyo na makapaglahad ang inyong lingkod ng simpleng mga pangungusap at madala ang mga katotohanan ito sa isip at sa puso ng bawat isa sa amin sa ikapagpapabago ng aming buhay upang lalo kaming maging kamukha ng aming Panginoong Hesukristo at gayon din aming Panginoong Diyos upang maluwalhati namin ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron daw pong dalawang klase ng atheist sa ating panahon ngayon. There are two kinds of atheism. Yung una ay yung tinatawag na philosophical or theoretical atheism. At yung pangalawa ay yung practical atheism. Yung una, ito yung mga tao na nagsasabing hindi totoo na may umiiral na Diyos. The existence of God is never true. Yan ang sabi nitong mga theoretical atheist. They argue na yung patunay na ang Diyos ay umiiral ay mahina ang mga ebidensya. Samantalang, ang patunay na ang Diyos ay hindi umiiral ay napakadaming ebidensya. Yan ay ayon sa kanila. Sa kabilang dako naman, itong mga practical atheist o practical atheism ay nagpapatuloy sa kanilang paniniwala na mayroong Diyos na umiiral. Sa kanilang paniniwala, ang Kristyanismo ay isang lehitimong pananampalataya. Ang iba nga sa kanila ay nagsasabing sila ay nananampalataya kay Jesus. Sila ay mga mananampalataya ni Jesus. Ang problema sa kanila ay yung pamumuhay nila ay nagsasabing animoy walang Diyos. So, ang problema sa mga practical atheists ay hindi yung kanilang paniniwala, kundi yung kanilang pamumuhay. Sa pamumuhay nila, sinasabi nila na, sa kanilang sinasabi, sa kanilang paniniwala, sinasabi nilang mayroong Diyos. Sa kanilang pamumuhay, sinasabi nilang walang Diyos. They have discarded the substance of their faith and Christianity. Alam nyo, mga kapatid, ang turo ng Biblia ay hindi ganyan. Biblical Christianity knows nothing of false dichotomy between devotion to God
and our lifestyle. Our creeds must be seen in our character. Yan ang turo ng Bible. Yung paniniwala natin, dapat nagtatranslate sa katangian natin. Kung ang isang tao nagkiklaim na merong Diyos, pero yung claim niya na merong Diyos hindi nakikita sa pang-araw-araw niyang buhay, eh silently and indirectly, ang sinasabi natin sa mga tao, walang Diyos. He doesn't exist. Yan ang problema sa Christianity ng marami ngayon. May mga iba, dumadalo sa church, no? Gusto nila maging kabahagi nga sila ng church, pero ayaw nila ng responsibilities. Hindi sila nagbibigay ng kanilang oras. Hindi sila sumusuporta sa misyon ng iglesia. Hindi sila committed sa ministeryo ng iglesia. They don't give anything, whether time or support, to the mission of the church. Hindi sila nagbibigay ng interes sa pagmi-ministeryo sa mga taong nangangailangan. Ang pagkakaiba lang nila sa mga dimananampalataya, naniniwala sila na merong Diyos at nagsasabi silang nananampalataya sila kay Jesus. Pero yung lifestyle nila ay walang pinagkaiba sa mga tao sa ating mundo. At ito ang siyang ina-address ni Santiago dito sa bahagi na binasa natin ngayon, na siyang pag-aaralan natin ngayon pong umaga. Sinasabi niya para sa mga tao na nagsasabing Kristiyano sila, pero they failed to live and show it, sabi ni Santiago, very plain and very resounding yung kanyang sinabi rito, ang inyong pananampalataya ay patay. Baog. Yun ang ginamit dito sa translation natin. Your faith is dead. And therefore, the simple message that I want to bring to you this morning is this. True and saving faith is live out faith, and it certainly does right things. Let me underscore that. True and saving faith is live out faith, and it certainly does right things. Ang totoong pananampalataya at ang pananampalatayang nakaliligtas ay isang pananampalatayang buhay, nakikita, at gumagawa ng tama. At yan ang gustong patunayan ni Santiago sa kanyang argumento na sinimulan niya pa doon sa mga naunang talata na pinag-aralan natin noong nakaraan. At ngayon patutunayan niya sa pamamagitan ng mga halimbawa, ng mga example, yung kanyang punto na ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay buhay at nakikita at may ginagawang tama. Gumamit si Santiago rito ng dalawang halimbawa mula sa lumang tipan. Ang una ay yung the example from the faithful patriarchs. Pangalawa, the example from the former prostitute. No? The example from the faithful patriarch, yan ay si Abraham, no? And the example from the former prostitute, yan ay si Rahab. So, James starts by proving his point with the example of Abraham in order to say that true faith is seen in the willingness to rely on God's will through sacrificial obedience, even if sometimes we don't understand what's going on. Ang totoong pananampalataya ay yung willingness mo ba, yung kagustuhan mo, yung hangarin mo na magpasakop sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng isang sakripisyong pagsunod ng may sakripisyo, kahit na hindi mo minsan naiintindihan ang nangyayari, kahit hindi mo maunawaan bakit ganito ang utos ng Panginoon. Yan ang pinakita sa atin sa kwento ni Abraham. Now, si Abraham, alam natin, siya ay tinatawag na a man of faith. At tinatawag din siyang the father of faith and of the faithful, sabi sa verse 21. Sa verse 23, sinabi rito, siya ay kaibigan ng Diyos. Nang nakaraan pagkakataon ay binanggit ko sa inyo, si Martin Luther, the great reformer in the 16th century, ay nagkaroon ng malaking pagdududa
kung ito bang sulat ni Santiago ito ay kabahagi ng tinatawag ng New Testament canon. Kasi sinabi ni Santiago, sabi kasi ni Santiago rito, si Abraham daw ay inaring ganap, yan ang translation, o dapat ang tamang translation ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan ang sabi ni Santiago. And seemingly, yung sinasabi ni Santiago na ito ay sumasalungat sa turo ng Biblia, particularly ni Apostol Pablo, na nagsasabing ang pananampalataya lamang kay Kristo ang tanging paraan para ang isang tao ay mapawalang sala. Pero bakit sabi ni Santiago, hindi lang pananampalataya, kundi pagmaging sa mabubuting gawa? Sumukhang animoy, magkakontra sila. Kaya nga si Martin Luther, sabi niya, hindi yata kasama yan sa New Testament kasi siyang kumukontra kay Paul at sa iba pang sulat ng Biblia. Pero kung magiging mas malapit ang ating pagtingin sa sulat ni Pablo at sa sulat ni Santiago, makikita natin that Paul and James are not actually contradicting, rather complementing each other. No? They are not fighting face to face as if they are enemies, but they are fighting back to back against different enemies. So magkaiba yung tinatalakay dito ni Santiago at saka ni Pablo, no? Si Pablo, binibigyan niyang diin na ang pananampalataya sa natapos na ginawa ni Kristo lamang ang batayan upang ang isang tao ay i-justify o pawalang sala o ariing ganap. Hindi kailanman ino-honor ng Diyos ang gawa ng tao bilang batayan ng kaligtasan, sapagkat gaano man karami ang ginawa nating mabuti, hindi pa rin makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi pa rin siya aabot doon sa perfection na siyang standard ng Diyos. At hindi pa rin niya kayang burahin ang katotohanan, makasalanan pa rin tayo. At kung makasalanan tayo, hindi tayo tatanggapin sa harapan ng isang Diyos na banal. Hindi tayo kailanman magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, ang tanging kaligtasan ng isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na walang sala, kay Kristo na ganap, kay Kristo na perpekto. At tayo ay idideklarang walang sala ng Diyos na ang batayan ay yung object ng ating pananampalataya. Na walang sala, yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. No, sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala at siya lamang ang perpekto sa lahat ng kanyang gawa. No? And therefore, Paul was talking about justification before God. No? Yung justification before God. Yung pagpapawalang sala sa harapan ng Diyos. Now, gusto ko lang basahin natin ang Roma Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3. Romans 4, 1-3. Ang sabi rito sa English, "What then shall we say was gained by Abraham, our forefather, according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God." Yung gusto kong bigyan natin ng pansin yung salitang yon, "but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness." So, malinaw na sa turo ni Pablo, para ikaw ay mapawalang sala, dapat meron kang pananampalataya lamang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Later, I will show you a chart ng mabilis lang mamaya. No? So, when Paul talked about Abraham's justification before God, he was referring to the incident doon sa Genesis 15. No? Nung ginamit ni Pablo, yung pagpapawalang sala ng Diyos kay Abraham, ang tinutukoy ni Pablo ay yung nangyari sa Genesis 15, na kung saan ang Diyos ay nagsabi kay Abraham, "Ikaw, Abraham, magkakaroon ka ng offspring, magkakaroon ka ng binhi, at sa pamamagitan ng binhi na yan, ay magiging ama ka ng maraming mga bansa. At kung kaya mong bilangin ang mga bituin sa langit, ganong karami ang magiging mga anak mo mula sa binhi na yon." No?
Pagdating sa verse 6, Genesis 15 verse 6, ang sabi doon, si Abraham daw ay nanampalataya doon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At siya ay ibinilang na matuwid sa kabila ng nung sinabi ng Diyos na siya magkakaroon ng binhi, matanda na siya. At si Sarah na kanyang asawa, sarado na yung bahay bata. No? Pero sabi na nanampalataya siya, nabibigyan siya ng Diyos ng binhi. Sapagkat yung binhi na yun na tinutukoy ang totoo, si Kristo yun. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, marami ang mananampalataya sa kanya at magiging ama siya ng maraming bansa. So yun ang pinanampalatayanan ni Abraham. So siya ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa pangakong merong isang binhi na darating. At na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa paliwanag ni Pablo sa Book of Galatians. At alam natin ang kwento, no? Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako in due time noong ipinanganak si Isaac, no? Nang si Abraham ay 100 years old na samantalang si Sarah ay 90 years old na. Now, yun po yung nangyari. So doon ang tinutukoy ni Paul yung nangyari sa Genesis 15. Now, bakit naman si Santiago sinabi niya rito na si Abraham daw ay hindi lamang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kundi sa gawa? Dahil, mga kapatid, na dapat maging malinaw rin sa atin ito, yung pananampalataya kasi invisible yan. Hindi nakikita ng sino man yan eh. Ang nakakakita lang ng pananampalataya ng isang tao ang Diyos. Kung totoong ikaw ay nanampalataya, ang nakakaalam lang talaga niyan ang Diyos. Hindi man nakikita ng kapwa-tao mo yan, yung pananampalataya mo. Kasi kondisyon ng puso yun eh. Kaya invisible yun. No? Ngayon, ang concern ni James ay ganito. Sinasabi niya, dahil ang pananampalataya, ang Diyos lang ang nakakakita niyan, dapat ipakita naman natin yan sa pamamagitan ng gawa. No? Tulad ng ginawa ni Abraham. So, ngayon, ang ginawa ni Santiago, binanggit niya yung isang insidente naman sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 22. So, kita nyo, ang binabanggit ni Pablo kanina, Genesis 15. Ngayon naman, si Santiago, yung Genesis 22. Sabi ng mga scholars, ang pagitan daw ng Genesis 15 saka Genesis 22, malaki ang pagitan, ano? Kaya sinasabi nila, maaaring mga 20 to 25 years ang pagitan yan, no? Ng Genesis 15 saka Genesis 22. Yung pinakako ng Diyos yung promise, yung binhi kay Abraham na pinanampalatayan na niya, Genesis 15. Genesis 22, iaalay naman niya si Isaac. So, hiningi ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, no? Ito yung pagkakataong ipapakita ni Abraham na meron siyang totoong pananampalataya. Na yung nangyari sa Genesis 15 ay totoo. Na siya'y ligtas na, na siya'y pinawalang sala na roon, na siya'y matuwid na. Ngayon, ipapakita niya ngayon sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi niya maintindihan, sigurado ko ng malinaw kung ano yung gustong ipalabasin ng Diyos dito nung sabihin ng Panginoon, ialay mo ang iyong anak na si Isaac. No? Isipin mo, no? Palagay ko, si Abraham hindi masyadong malinaw sa kanya ang lahat. Bakit gagawin ng Diyos ito? Bakit niya pinaaalay? Akala ko ba ako ay magiging ama ng maraming bansa? Paano matutupad kung ang aking anak ay papatayin? Di ba? Pero siguro, in-entertain niya yung thoughts, yun yung paliwanag ng Hebrews chapter 11 verse 19, na maaaring siguro pagkatapos na iaalay yung kanyang anak na si Isaac, baka mag-resurrect ito si Isaac, muling mabuhay. No? Yung maaaring na in-entertain niya na nakaisipan sapagat yun ang sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 19. No? So hindi niya lubos na naiintindihan what's going on. Pero sumunod siya. Sumunod siya, no? At sa pagkakataong ito, ipinakita ni Abraham, no? Sa pamamagitan ng kanyang
pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat alam naman natin, hindi naman natuloy yung pagsasakripisyo na yon, sapagkat sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, Abraham, wag mong gawin yan, pinatunayan mo ang iyong talagang pananampalataya sa akin. Ano? Ngayon, ipinakita ni Abraham, hindi lamang sa Diyos na siya'y masunurin, kundi sa lahat. Maging sa atin ngayon, na bumabalik-balik doon sa kwentong yan, pinatunayan ni Abraham, ang kanyang pananampalataya ay totoo. So, yan ang ating nakita. So, we all know the rest of the story. Let me show you the chart ng mabilis, no? Yung comparison kay Paul at saka kay James. So, kung makikita niyo dito sa ating chart, si James, si Paul deals with the justification before God. And then James deals with the justification before men. And then Paul speaks of faith because God alone can see faith in the heart. While James speaks of a living faith which produces works and can be seen and examined by other men. Then Paul draws the illustration from Genesis chapter 15 verse 5, when Abraham was justified by faith alone, no, noong yung sinasabi rito, makita, when he is dealing with Abraham's salvation. And then he draws illustration, si James naman, from Genesis 22 verses 1 to 19, when Abraham was asked to give evidence to his faith, he is dealing with Abraham's sanctification. So makikita natin, klaro, sa mga bagay na yan, yung pangyayari na yan. Ano? So, ang gustong sabihin sa atin dito, mga kapatid, no? Ang pinaka-penetrating question para sa akin at para sa bawat isa sa atin ay, totoo ba talaga yung pananampalataya mo at pananampalataya ko? Kung ikaw nagsasabing nanampalataya kay Kristo, totoo ba talaga yan? Do people around us see that in us? Nakikita ba talaga ng mga tao sa paligid na tayo ay nananampalataya kay Jesus? Handa ba tayong sumunod sa Diyos kahit na maaring may sakripisyo sa bahagi natin? No? Palagay ko kung may pinakamatinding sakripisyo na halimbawa, itong ginawa ni Abraham. Binigyan siya ng anak, tapos sinabihin sa kanya, ialay mo yung anak, pero sinunod niya. No? Handa ba tayong ipakita sa ating kapaligiran na tayo ay totoong nananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod ng may pagsakripisyo? Natandaan ko, meron ako nabasang kwento. Medyo may katagalan na rin yun. Ano? Natandaan ko lang yan na sa isang Reader's Digest. Merong isang bata, 8 taong gulang, ang pangalan ay Dominic. Itong si Dominic, nawala siya habang nasa skiing trip with his father. Yun, alam niyo yung ski? No? Nag-i-ski sa mga mayelong lugar lang yan eh. No? Nag-i-ski sa mga bundok. No? So, kasama niya yung tatay niya, sinama siya sa isang skiing trip for the first time. No? 8 years old pa lang siya. Siguro tinuturuan pa lang siya mag-ski sa bundok. No? Pero, alam mo niyo nangyari, nawala yung batang ito habang nag-i-ski sila. So, siyempre, bundok yan, no? Maaaring nag-iba yung landas nila, baking na dinala si, ano tawag nito, yung si Dominic sa isang lugar because medyo, alam mo yung yellow yan. So, nawala talaga. At halos buong araw, buong isang magdamag na hindi makita yung bata. Alam niyo ba na ang naghanap sa batang ito ay umabot sa 100 katao kasama ng 2 helicopter. Totoong pangyayari ito. Hinahanap talaga siya. Kasi ang kinatatakutan, baka magkaroon siya ng hypothermia. Kasi yelo yun eh. Kung mamatay siya sa lamig, bata pa siya. No? So, hinahanap. So, talaga siya. Nung makita siya ng mga rescuer, sabi nung mga rescuer sa media, yung bata, nasa good condition, good shape. Mas pagod pa daw yung mga nagre-rescue eh. Mas parang mamamatay na daw sa lamig. Pero yung bata talagang in good condition. Alam niyo ba kung bakit siya in good condition? Sa kabila ng 8 years old lang siya, bago sila pumunta doon sa lugar na nag-i-ski sila, sinabi ng tatay niya sa kanya, anak, no, ano, medyo delikado itong gagawin natin. Pag naligaw ka, no, hindi tayo, pag nawala ka, ang gagawin mo, maghanap ka ng puno.
No, na pwede kang doon sumandal at magkuha ka ng mga branches, ibalot mo sa katawan mo. Imagine mo, 8 years old na bata, bigyan mo ng instruction na ganyan at hindi niya naiintindihan yun. Pero sinunod niya ang lahat. No, kaya ko binanggit yan, mga kapatid, sa totoo lang, mas marami tayong alam kaysa kay Abraham patungkol sa Diyos. Oo. Mas marami tayong alam kaysa sa Kanya. Sapagkat tayo alam na natin patungkol kay Jesus, at alam na nasa atin na yung buong revelation ng Bible eh. Andiyan na. No? Ang ibig sabihin, mga kapatid, mas malaki ang inaasahan sa atin na tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos na may sakripisyo sa Kanyang kalooban. We knew more things about God and Christ than Abraham, and we are expected to all the more willing to obey and submit to His will sa anumang sirkomstansya na meron tayo. So pangalawa, yan po yung si Abraham. Pero pangalawa, gusto ko makita natin the example from the former prostitute. Now James, second example was that of Rahab the prostitute. James cites the story of Rahab in order to emphasize that true faith is seen in the willingness to regard God's interests even if it means abandoning our former course of life. Ang totoong pananampalataya ay nakikita sa ating hangarin na gawin ang interest ng Diyos, no? Kahit na maaring talikuran natin ang ating pamilya, ang ating nakagisnan, at ang ating nakagawian sa buhay. Yan ang ipinakita dito ni Rahab. I hope you still remember the story of Rahab in the book of Joshua. I think I had a chance to preach from the life of Rahab many years ago. Sa book of Joshua, no, doon pa sa dati nating place of worship. Joshua, at this time, and the people of Israel were about to begin their conquest of the land of Canaan. So matatandaan nyo, pag binasa nyo yung book of Joshua, nakatawid na sila eh. Nakatawid na sila sa Jordan River. So nandoon na sila, nakatapak na sila sa promised land, sa Canaan. Pero kinakailangan nilang sakupin unti-unti, kubkubin unti-unti yung buong promised land. Ang problema, marami nang nakatira roon. At isa sa mga unang-unang pagsubok na haharapin nila ay ang lugar ng Jericho. No? At ang Jericho, medyo matindi itong siyudad ng Jericho sapagkat pinaiikutan siya ng napakatatayog na pader. So ito si Joshua bilang isang military man, isang bihasa sa larangan ng pakikipagdigma, ang ginawa niya, nagpadala siya ng 2 espiya. Magmamanman, pag-aaralan nila yung lugar ng Jericho. No? So pinadala niya yung 2 espiya para manmanan, pag-aralan yung movement ng mga tao, yung lakas ng kanilang sandatahang lakas, no, kung papaano nila ito haharapin, no. So itong 2 espiya na ito, mababasa niyo nga pala yan sa Joshua chapter 2, no. At itong 2 espiya na ito ay pumunta sa bahay ni Rahab, isang prostitute. Now, bakit doon sila nagpunta? Marahil, itong si Rahab ay kilala na isang harlot, isang patutot ng panahon na yon. At kung pupunta man sila doon sa bahay ng isang prostitute, hindi sila pagdududahan ng mga espiya, maaring customer ang, ang tingin sa kanila. No? So, maaring ganun. Kaya sila pumunta ron. Pero nagkamali sila sapagkat meron na kaagad nakapagsabi na may 2 espiya na nakapasok sa kanilang syudad. At ito ay pumunta sa bahay ni Rahab. Kaya ang hari ng Jericho ay agad na nagpadala ng mga pulis para puntahan yung bahay ni Rahab at tanungin, nandito ba yung 2 espiya? At itinanggi ni Rahab. Itinago niya yung mga 2 espiyang Israelita. At pagkatapos, gumawa siya ng paraan para makatakas sila. Now, ang tanong ay bakit ginawa ni Rahab yan? Bakit kinakailangang ilagay ni Rahab ang kanyang panganib na proteksyonan ang mga Hudyong ito na supposed to be kalaban nila? Kaaway nila ito eh.
Canaanite ito si ano eh, si Rahab eh. Hindi naman siya Hudyo. Kalaban nila itong mga Hudyo. Bakit niya kinakailangang i-risk yung kanyang buhay para protektahan itong kanyang mga kaaway nila? Bakit siya willing na talikuran maging ang kanyang mga countryman, ang kanyang mga kababayan? Isipin mo, tatalikuran mo ang iyong mga kababayan for the sake of honoring Yahweh, ang Diyos ng mga Israelita. Hindi lang yon. She further risked her life by sharing the good news of deliverance to her Canaanite family. Kasi humingi siya ng pangako doon sa dalawang espiya na kapag lumusob na ang mga Israelita, iligtas yung kanyang pamilya. Eh siyempre sasabihin niya yun sa kanyang family. Darating yung mga Israelita dito, ililigtas tayo. E sasabihin ng pamilya niya, delikado yung ginagawa mo. Pwede siyang isumbong. No? Pwede siyang isumbong sa mga kababayan. Pero ni-risk niya, sabi, ito yung good news. Ililigtas tayo ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon. Why she was willing to do that? Now, the answer is in Joshua chapter 2, verses 9 to 11. Let us read Joshua chapter 2, verses 9 to 11. I think nila ilalagay yan sa ating screen. Sabi rito sa English, I know, sabi, ito yung sabi ni Rahab, I know that the Lord has given you the land and that the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction for the Lord your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath. Nang napansin niyo mga kapatid, ibig sabihin, si Rahab ay may taglay ng pananampalataya sa kanyang puso kay Yahweh bago pa dumating ang mga espiya doon sa kanyang tahanan. May nangyari na sa kanya. No? Yung pananampalataya na yan ay na-develop sa mga narinig niya na ginawa ni Yahweh sa buhay ng mga Israelita. Kung papaanong iniligtas niya ang mga tao ito sa kamay ng kanilang mga kaaway. Kung papaanong sila ay nagkaroon ng deliverance in the hands of the Egyptians. Narinig niya yon. At naging totoo sa kanya yung sinasabi sa Romans 10 verse 17. Ang sabi doon, faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. So, yung act of kindness na pinakita ni Rahab sa mga spies was a demonstration that she was a changed woman. Nagbago na siya. No? Eh, isipin mo, customer yan. O bakit hindi ganun ang treatment niya? Ibig sabihin, nagbago na siya. Hindi na siya harlot. Hindi na siya nagpa-practice noon. Nagkaroon na siya ng pananampalataya kay Yahweh. Ang ganda, di ba? Kukunti lamang ang impormasyon. Narinig niya lang, hindi katulad natin ngayon. We have the full revelation of His salvation. No? Siya kunti lang, narinig niya lang, pero na-develop yung pananampalataya. As I said, we live in this day that God's full revelation of His salvation and His will is already in us. The question is, what change does it make in our lives? Anong pagbabago ang ginagawa ng mga naintindihan natin, nabasa natin, narinig natin sa ating mga buhay? Tandaan natin ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 12 verse 48b. Sabi doon, everyone to whom much was given of him, much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Mas marami na tayong alam sa kaligtasan ni ginawa ni Jesus. Mas malaki na ang inaasahan sa atin ng pagpapakita ng pananampalataya. Isipin niyo, konti lang ang narinig lang yan ni Rahab, ha? Nag-develop, nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang kanyang puso. At ipinakita niya ang pagbabago niyon sa pamamagitan ng act of kindness dito sa dalawang spiya na pumasok sa kanilang lupain. Alam niyo, itong linggong ito,
natuwa ako, no, kasi nakausap ko yung isa sa mga dumadalo doon sa Bible study namin sa FDA. And she was a fine Christian. Christian siya, nag-attend nga lang siya sa ibang church. Pero reform na rin yung kanyang, kasi sa kaka-attend niya doon sa Bible study, naging reform yung ilan sa kanyang mga paniniwala, no. At nakausap ko siya this week, sabi niya, Pastor, meron siyang COVID. No, nagkaroon daw siya ng nahawa siya ng COVID 19. Pero alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, natutunan daw niya ang mga dakilang leksyon na dapat bilang Kristiyano mas magpakita ako ng katangiang higit sa mga tao sa na hindi nakakakilala kay Kristo. Sa panahong ito na tinamaan ako ng COVID, dapat ipakita ko sa kanila, iba ako sa kanila. Sa kanya mismo sinabi niya sa akin, natutunan ko na maging mas matapang kesa padaig sa takot. Sabi niya, at sabi niya natutunan kong maging kagamit-gamit kesa magmukmuk doon sa kwarto habang naghihintay ako kung kailan anong mangyayari sa akin. Kasi, diba, nakakulong siya doon sa kwarto, dahil bawal lumabas dahil nga may COVID siya. No? I have learned to be more useful than just to stay in the room waiting for what will happen to me. Gumawa siya ng parang, ano, sa Facebook niya, ng parang ayun ko, parang vlog, na yun ang gagamitin niya para i-share si Christ, i-share yung pananampalataya niya sa sino mang mga tao, so introduce niya si Christ. Ang ganda, natuwa ako sa kanya, nang nag-uusap kami. Sabi niya, hindi, tinuruan daw siya ng Panginoon maging matapang ngayon na nagkaroon siya ng COVID. Bang klase, no? Iba, takot. No? Siya, tinuruan ako ng Panginoon maging matapang ngayon na nahawa ako ng COVID, sabi niya. At alam niyo mga kapatid, yan ang pinakita ni Rahab sa atin dito. She demonstrated that she is above her countrymen. Di ba nung malaman ng, hindi lang naman siya nakarinig kung anong ginagawa ng Diyos sa mga Israelita. Sabi, lahat sila natakot. Pero siya, hindi lang siya natakot. Ano sabi? Siya'y nanampalataya. No? Siya'y nanampalataya at nagtiwala kay Yahweh ang Diyos ng Israel. She rose above that fear by trusting Yahweh, the God of Israel. At yan, itong mga talata na binasa natin, ito ay panawagan para magsuri tayo ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Talaga bang naintindihan natin ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga buhay? Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kundi si Kristo lamang ang kaligtasan natin, ang kanyang ginawa doon sa krus para tayo ay maligtas sa puot na darating. Nagsisi na ba talaga tayo ng ating kasalanan? O nagsisisisihan lang? No? Nagsisi na ba talaga tayo? Meron ba talagang pagbabago sa buhay natin? Gusto ba natin talagang lumago? Do we seek to grow in the things of God, in the things of the Lord? Pinalalago ba natin ang ating sarili sa mga bagay ng Diyos? Handa ba tayong sumunod kahit na maaring maging panganib ito sa buhay natin? Handa ba tayong sundin ang kalooban ng Diyos kahit na maaaring ang maging sukli nito ay ang ating sariling mga buhay? Suriin natin ang ating sarili. Psalms 139 verses 23 to 24 says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting." Amen. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin ngayon pong umagang ito. Tulungan mo na totoong ipakita namin sa mundo kami ay mananampalataya ni Kristo. Tulungan mong kami ay mag-rise above the level of mediocrity. Mag-rise above the level of the character and attitude that is common in many today. Tulungan mo na ipakita namin hindi lang kami natatakot, kundi nananampalataya sa iyo. Tulad ni Rahab. Ipakita mo rin, tulad ni Abraham, tulungan mo kami na kami ay sumunod sa iyo kahit maaring
May mga bagay na hindi kami naiintindihan bakit nangyayari ang mga bagay nito sa buhay namin. Help us to still obey you sacrificially. Hindi namin kaya ito on our own. Pero kung andyan ka, naaalalay sa amin, alam namin magagawa namin ang lahat. Tulad ng sinabi ni Pablo, we can do all things through Christ who strengthens us. Panginoong Diyos, kung meron pa sa amin na hindi nananampalataya at maaaring nagdududa pa sa kanyang kalalagayan, kilusin mo ang kanyang puso ngayon at isipin niya, ako nga ba'y mananampalataya? At siya'y kung hindi pa'y magpasakop sa iyo. At sa mga mananampalataya na maaaring nag-i-struggle pa ang marami sa amin, tulungan mo na hindi kami pumayag na padaig ng kasalanan sa buhay namin, kundi tulungan mong kami po ay lumaban sa kasalanan at ipakita sa aming mundo kami ay mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo at kaya naming sumunod hindi dahil kami ay malakas kundi andyan ka na siyang tutulong sa amin lagi. Tulungan mong palaguin namin ang aming sarili sa mga bagay na may kinalaman sa inyo na siyang daan upang maging matatag kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.